Welcome back to my YouTube channel. Yan, ang pag-uusapan natin ngayon mga mommy is bakit mas dapat napiliin natin ang gumamit ng washable diaper kesa sa disposable diaper. So yan. Kapag ka bagong panganak ka mommy, napakarami mong dapat na isipin, dapat na alamin, at dapat mong mag-research ng mga bagay para sa ikabubuti ni baby. So, pagkapanganak mo, yan, papasok na dyan yung mga gamit na dapat mong piliin para kay baby. So, pagbibili ka ng diaper, sa una, magaan pa yan. Pagbibili ka ng disposable diaper, sa una, magaan pa yan. Pero, habang tumatagal, na nararamdaman ng bulsa mo na ang bigat pala mamili ng diaper, ng disposable diaper. So, papasok sa isip mo na minsan, tinitipid mo si baby. Yung ibang mga mommy, tinitipid si baby sa diaper. Minsan, twice lang nila pinapalitan si baby ng diaper, or minsan, isang beses lang sa isang araw, lalo na kung hindi naman ganun kapuno yung diaper ni baby. So, kapag ganun, kawawa naman mommy si baby. Kaya, dapat, kung ganito ginagamit mo, kahit na every 3 hours, palitan mo si baby ng panibagong diaper para hindi ma-irritate yung skin niya. Dahil nababad siya sa ihi. So, kapag ganito mga mommy, depende kasi yung pressure ng ganitong diaper kung ano yung size ng baby mo. So, expect mo na kapag ka si baby eh, mas lumaki, mas magiging mahal na yung presyo ng diaper na kailangan mong bilhin kasi mas lumalaki na yung size niya. Kaya, yun, dun ka mag-umpisa na mag-isip na ang mahal pala mamili ng diaper. So, yun, mommies, ang disposable diaper pa na ganito, hindi siya natutunaw. So, may nabasa akong isang site na sinabi doon na kahit 100 years, hindi siya matutunaw. At kung naipanganak daw ang baby, kailangan niya gumamit ng 6,000 diapers hanggang sa mag 3 years old siya. So, i-compute mo yun. 6,000 times 10. Oh, di napakalaking pera na yun, mami, na matitipid mo kung mag-shift ka sa washable diaper. Ang washable diaper, mommy, meron na ngayon nabibili na mga tag-250, 300. Meron na kayo mabibili sa mga malls na washable diaper. So, ang washable diaper, napakaganda niya kasi hindi siya mainit, hindi makukulob yung ihi ni baby sa loob. Hindi siya katulad ng diaper na made in plastic. So, yung mga sidings niya, pwedeng matatalas yan. Doon nag-umpisa minsan yung rashes kay baby. Unlike sa washable, napakalambot niya. Para siyang lampin na nag-upgrade lang sa gantong klase. Yan. Yung sidings niya, tela. Hindi siya mainit isuot. Hindi din nakakairitang isuot. Tapos, mga mommies, habang lumalaki si baby, kapag kaganto gamit mo, sabi ko nga kanina, lumalaki yung size na kailangan mong bilhin. Unlike sa washable diaper, meron siyang mga adjust dito sa gilid. May pang-adjust siya. Kung ang baby mo is maliit pa, so mag-adjust ka dito banda sa mas pinakauna. Kapag ang baby mo malaki na, nasa 3 years old na at kailangan pang mag-diaper, nandito mami, maluwag siya. Kayang-kaya niya gamitin. Kayang-kayang gamitin ni baby yan kahit na tumagal. Matibay din siya mga mami. So, i-compare mo. Bumili ka ng ganito na 10, 250 times 10, o di 25. Compare mo pag sa ganito ka bibili, bibili ka ng disposable diaper, mas mahal, sobrang mahal. Ako gumagamit ako mga mommy, tulad nung nakaraang vlog ko, gumagamit ako ng disposable diaper kapag gabi.
at saka kapag bibiyahe kami ni Bibi, para hindi din ganun ka-hassle kapag ka nag, ang disadvantage naman ng cloth like ng ganitong diaper washable, hindi siya applicable pagka umaalis si Bibi sa bahay, kasi paano kung nagpupo si Bibi dito, edi saan mo siya lalabhan, maglalaba ka ng di oras. So ang advice ko, maganda siyang gamitin pag nasa bahay. Kasi hindi naman ganun kadalas lumabas si baby. Kaya pwedeng-pwede na tong washable diaper. So kung gagamit ka ng ganito, mami, malaking adjustment ang gagawin mo in terms ng paglalaba. Kasi dito sa disposable, itatapon mo na lang siya. Pero yung pera mo, para mo na rin itinatapon. At saka, every palit, iniisip mo na paubos na naman yung supply ni Bibi. Pag naubos yung diaper, bibili na naman ako, magkano na naman yun. Unlike pag gumagamit ka ng ganito, ng washable diaper, kahit na bihisan mo siya ng ilang beses, hindi ka mag-aatubili. Kasi, alam mo naman na reusable siya. Unlike tong disposable diaper, hindi siya reusable. So, maganda siya, mami, kapag ka nasa bahay, dahil yun nga, press ko ang feelings ni Bibi. Tapos mami, ang challenging nga lang dito, yun nga ang paglalaba. Pag just in case na nagpupo si Bibi, kailangan mo siyang labhan agad. Huwag mo nang patagalin pa para hindi kumapit yung mancha dito. So, ang pinaka-mainam na gawin mo, mami, yung para sa akin, yung ginagawa ko lang, is, hugasan ko muna siya. Hugasan ko sa flowing water. Tapos, saka ko lalagyan ng sabong mabango. Para kapag ka binabad ko ng kahit 5 minutes lang, matatanggal lahat ng mancha at stink ng washable diaper. At take note, mga mami, hindi dapat siya basta-basta labhan. Dapat alamin mong malinis yung dapat na paglalaba dito. Yung tipo bang kahit gawin mo na siyang gas mask, hindi ka maaasiwa na ilagay sa may ilong mo kasi alam mong sobrang linis yung pagkakalaba mo. Yan. Kaya, ang tip ko, labhan nyo na muna ng sabon na mabango bago siya lalagyan ng detergent powder, na hindi dapat ganun katapang yung detergent powder na gagamitin mo, kasi mahirap din pagka matapang, baka ma-irritate yung skin ni baby. So yun, mga mami. So palagay nyo ano yung mas naiisip nyo, ideal thing na pumapasok sa isip nyo kapag ka pagdating kay baby. Yung ganito ding diaper, mga mami, katulad nung nauna kong vlog, madalang na magka-rashes si Bibi. Kasi nga, first ko siya, para siyang lampin na in-upgrade. Yan. So, yung mga nakikita kong mga mami na may mga babies, parati kong sinasabi, try nyo mag-washable diaper kayo. Try nyo, maganda siya. Kasi ako talaga, since nung una kong baby, eto na yung ginagamit ko. Yun pa ang magandang bagay kapag may washable diaper ka, pwede pang gamitin ng mga susunod mong magiging anak. Kasi eto, sa kuya ng baby ko to, 5 years old na ngayon yung panganay ko, ngayon nagagamit ng bunso kong anak na 8 months. Ayan, so, pwede mong ipamana ng ipamana. Yung pinuhunan mong 2-5 sa 10 ganito, pwede mong magamit kung maingat ka lang, magagamit pa ng mga susunod na anak mo. So, ingat lang, mga mami, sa paglalaba. Matibay naman siya, hindi naman siya ganun kadaling masira. So, kung yan yung gagamitin mo, makakatulong ka din sa environment natin, sa Mother Earth. Kasi, isipin mo yung mga baby na naipapanganak araw-araw. Kailangan nila ng disposable diaper, which is madalas at karamihan sa atin gumagamit ng disposable diaper. Kung hindi siya ni-dispose ng maayos, andyan lang siya pakalat-kalat, improper hygiene ang tawag doon. So dapat kapag gumagamit ka ng ganito,
alam mo kung ano yung dapat mong gawin kapag ka i-dispose na siya. Dapat hindi mo siya ikakalat-kalat kung saan-saan. So, kapag ka ganito gagamitin natin, mami, mababawasan yung basura na nasa problema natin. Kaya, kayo mga mami, binigyan ko lang kayo ng tips kung anong mas naiisip nyong dapat nyong gamitin para kay baby. Disposable or washable diaper. Yan. So, nasa sa inyo pa rin yan, mga mami, kung ano yung mas prefer ninyo. Nasa sa inyo pa rin yan. Tips lang.